Hi guys, my name is Robbie Naive and you are watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Dahil sa lalong mas nagiging physical ang basketball, pati ang mga gwardiya ay dapat ipapalaki o ipapalapad na din ang katawan. Kaya't ang may ilang mga stocky point guards ang nag-excel sa PBA gamit ang kanilang malapad na katawan. Gaya nila Brian Heruela, Maverick Ahanmisi at Jason Castro. Ganyan din ang planong gawin ng featured player natin ngayon. Siya po ay ang 5'11 point guard na si Robbie Naive. Si Robbie ay naglaro ng high school ball sa San Beda Redcaps. Sa kanyang junior year dito ay naging part siya ng kampiyonato ng Redcaps. Sa kanyang final year sa juniors ay naging isa na siya sa key players kung bakit umabot uli ang San Beda sa NCAA Junior Finals. Dahil dito ay nirecruit siya sa seniors ng College of St. Benil. Sa kanyang rookie season pa lang sa Blazers ay naging part na agad siya ng main rotation. After ng kanyang first year ay pinaglaro siya ng Benil sa PBA D-League para sa Go for Gold CSB na umabot ng quarterfinals. From high school pa lang, ang two-guard position ang regular na binibigay kay Robbie. Pero talagang lumabas ang laro niya nang kinonvert siya sa point guard ni Coach Charles Chu. Sa kanyang third season sa NCAA ay nakapasok na sila sa play-in tournament. Pero sa kanyang fourth season bilang main point guard ng Blazers ay nakapasok na sila sa finals. Umabot uli sila sa Final Four sa kanyang final year sa NCAA. Ang laro ni Robbie ay may kukumpara ko kay Jan Pinto, stocky guard na may decent playmaking at reliable outside shooting na maaasahan din sa clutch. May shades din siya ng pagka-Denok Miranda dahil sa kanyang shifty slashing skills para sa isang hefty guard. For sure ay may lalaruan pa si Robbie bago ang draft, pero ngayon pa lang tingin ko ay surefire third rounder na siya. Di rin ako magugulat kung makuha siya sa late second round ng next draft. Hanggang sa susunod na lang mga ka-Draft Room.